Magandang araw mga tagigenyos! Ako si SKB Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ang mga ito, kasama po natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat SKB. Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, July 20, ang ating tatalakayin ay ang Delta variant case from a Taguig-bound returning OFW, an isolated and recovered case detected in May. Taguig vaccination update for July 11 to 17, how to register to Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or TRACE, TikTok Registrar's Report, Violations Report at COVID-19 Case Update sa lungsod ng Taguig. Tungkol po sa Delta variant case from a Taguig-bound returning OFW, an isolated and recovered case detected in May. Ang isang kaso ng Delta variant na naitala mula sa isang OFW na umuwi sa Pilipinas at nakatira sa Taguig City ay kaagarang nasuri noong Mayo pa lamang. Ito ay nalaman noong siya ay nakasailalim sa required na quarantine. Ang pasyente ay hindi pinaalis sa quarantine facility hanggang siya ay tuluyang gumaling at makarecover. Hindi ito nakapunta ng Taguig hanggat siya ay may sakit. Bago pa man dumating ang Delta variant sa bansa, ang Taguig Safe City Task Force ay naglaan ng isang task group, Special Task Group Delta Force, upang maghanda para sa posibilidad na pagpasa-pasa ng nabanggit na variant. Sa kasalukuyan, hindi pa nakapagtala ang lungsod ng apektado ng Delta variant. Ayon kay Dr. Jun C., Head ng City Epidemiology and Disease Surveillance, ang Taguig ay nananatiling alerto at nagpapatupad ng prevent, detect, isolate, treat, reintegrate strategy laban sa lahat ng variant ng COVID-19. Tungkol naman po sa Taguig vaccination update for July 11 to 17, para sa linggo ng Hulyo mula 11 hanggang 17, ang Taguig City ay nakapagbigay na ng kabuuang 50,090 vaccine jabs. Ang bawat Tagigenyong nababakunahan ay dapat magdiwang sapagkat nalalapit ito sa layunin ng lungsod na makamit ang hashtag Road to Zero. Mangyaring mag-log on online sa trace.taguig.gov.ph o pumunta sa mga Taguig Trace kiosk sa inyong barangay upang makapagrehistro at makakuha ng QR code para sa inyong pagpapabakuna. Para sa paraan how to register to Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or TRACE, ang TRACE ay kabilang sa mga proyekto na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Taguig laban sa COVID-19. Ang lungsod ay labis na naghihikayat sa lahat ng Tagigenyo na mag-register sa TRACE dahil ito ay isa sa mga requirements para makakuha ng schedule sa libreng bakuna. Para sa mas detalyadong paraan kung paano mag-register sa TRACE, bisitahin lamang po ang TRACE Taguig Facebook page. Tungkol po sa TikTok Registrar's Report, narito ang TikTok Registrar's Report as of July 19, 2021. Para sa Violations Report, narito naman ang Violations Report as of July 19, 2021. At para naman po sa COVID-19 case updates, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case updates sa lungsod ng Taguig as of July 19, 2021. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya. Ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ng kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong maprotektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask at face shield tuwing nasa labas, panatilihin ang 1 metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Pinagandaan ng Taguig ang vaccination rollout nito sa pamamagitan ng paglaan ng 1 bilyong pisong budget para sa vaccines at libreng pagbabakuna ng mamamayan ng Taguig. Nakapag-procure ang Taguig ng 1 magandang vaccine portfolio kung saan ang bawat bakuna ay FDA approved, nakipag-ugnayan sa Orca Cold Chain Solutions para sa ligtas na pag-iimbak at paghahatid ng mga bakuna.
nag-train ng mga vaccination teams para sa tamang proseso ng pagpapabakuna at cold storage management. Nagtakda ng mga mega vaccination hubs at community vaccination centers para sa mabilis at ligtas na pagpapabakuna at marami pang iba. Maiging sinusunod ng lokal na pamahalaan ang vaccination priority list mula sa pamahalaang nasyonal at ang mga taong nasa ilalim ng kategoryang A1 o frontliners, A2 o senior citizens, A3 o persons with comorbidities, A4 o workers, at A5 o indigent population ang kasalukuyang binibigyan ng bakuna. Para sa mga susunod na kategorya, antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City, at sa Twitter at I Love Taguig 1. Pinapaalalahanan din ng Taguig ang mga mamamayan na magrehistro sa TRACE sa pamamagitan ng trace.taguig.gov.ph, house-to-house registration o TRACE kiosk sa inyong barangay. Habang hinihintay ang inyong kategorya, buksan ang listahan ng pagpapabakuna. Ang TRACE ay nagsisilbing basehan sa pagpapabakuna. Panatilihin natin ang bayanihan sa lungsod ng Taguig habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Muli, sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Tayo ay makakabangon sa ating pagtutulungan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website na www.taguiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.